minutes after midnight. Good morning, Roveline. Good morning po. Kamusta ka? Hindi okay. Hindi ka okay? Opo. Bakit naman? Hindi ko alam kung paano ko umpisa ang papasya. Kaumpisa? Ate, lakasan mo. Opo. Yeah. Ayan, okay na. Anong ginagawa sa boy ni Roveline? Security guard po. Lady guard. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Anong binabantayan mo? Munisipyo po. Bakit aalis? Ang corny ng joke, tumawa si Brian. Ang babo na talaga yan si Brian. Sige, tuloy mo na. Tapos? Yan po pa. Naka-duty po ako ngayon. Ate, huwi na ka na naman. Naka-duty po ako ngayon. Okay. Ayun, Papa Jack. Kailangan ko po ng advice nyo. Kwentuhan mo ako para maintindihan kita. Kasi po ganito. Meron po akong past for 8 years. Ano ka? Meron kang past? Past. Kala ko meron kong past ko for 8. Ako may past ako. 33 years. Hindi kang matanggal-tanggal eh. Ano ba yan, no? Sorry. Okay. Tapos? Ayun po. Naka-move on naman na po ako dun sa paghihiwalay namin na yun. Kasi 8 years naging kayo? 8 years po. Tapos, kinasal po kami. Okay. Kailan kayo naghiwalay? 2013 pa po. 2013. So, that's 3 years ago. Yes po. Nagkaanak kayo? Meron po, bali tatlo. namatay yung pangalawa after namin ikasal. Ay, okay po. Igiramay ho. Alright. So, 3 years. Ba't kayo naghiwalay, ma'am? Third party po. Hindi ka invited sa party. Party pala yun eh. Nasaan ba entrance niya? Ayun, sir. Nahuli mo siya, umamin o iniwan ka? Alin sa ano? Parehas. Parehas dun sa tatlo. Una, iniwan ako. Hanggang mahuli mo. Hindi siya umaamin. Straight. Ganun ang mga lalaki. Kahit mapidyo, man, hindi aamin mga lalaki. Hindi umaamin. Masabihin naman, kambal ko yan, hindi ako yan, huy! Ganun, tapos? Tapos po, hindi na umuwi. Straight duty daw. Kasi that time, siya pa lang yung security guard. Hindi pa ako guard nun. So, hindi ko alam kung ano talaga yung ano nung trabaho. Okay. Tapos po, ayun, may iba na palang inuuwian. Pero umuuwi sa akin, Papa Jack. Naniniwala naman ako sa sinasabi niya that time. Kasi may tiwala ako. Tsaka kinasal kasi kami. Tapos po, kaya may nag-comment sa akin, Papa Jack, like ko yung biceps mo. Oh, talaga. Yung biceps ko pa yung nakita. Teka lang, mapalakihin ko pa ito lalo. Papatigasin ko para pag pinisel, biglang mag-uumbok. Hindi, ate, sorry. Thank you. Kumanta ako, nag-live. Ano, pansin yung bicep ko? Bicep. Gusto ko mapikon. Matapos, tuloy mo. Agay. Ayun po, umuwi-uwi sa bahay. Pag kinasal kami kasi, Papa Jack, June 29. Oh. Nakunan ako ng July 1. Lumabas yung bata, July 10. Yan yung pangalawa? Yung pangalawa. Okay. At least, ate, oo. Kala ko naman napalaki mo pa. Makakatuwang binibilang mo pa rin sa bilang ng anak. Opo, ma. Opo, sir. Tapos po, July, August, September, October, after 3 months, after nung kasal, yun, may babae na. May babae na, so, medyo... Anyway, sa atin, nakalipas na ito. Nag-iwalay kayo 3 years ago. Okay na. Okay. Alright. Naman na. Naka-move on naman na ako. Ang problema ko, sir, yung ngayon. Yan na. Yung ngayon. So, may jowa ka ngayon? Ka-live-in ko na po. Naka-live-in. Anong meron? Last year, nung magkakilala kami, November, dati din siyang kasamahan nung ex ko sa trabaho, sa detachment. Tapos, ayun, nagkapalagayan ng loob. Nagkapalagayan ng anes. Yeah. November kami nagkakilala, Papa Jack. Tapos, kinanta niya sa akin na may naunang pamilya. Pero hindi sila kasal. Kumbaga tabla kayo. May pasya. May... Ang tawag dyan, it's a time.
O game, tapos? May dalawang anak siya doon, boy and girl. Wala akong ano doon eh. Hindi issue sa akin yung past ng girl. Ang issue sa akin ngayon kasi, Papa Jack, hindi malinaw sa akin kung ano yung problema ng babae. Ilang months na kaming nagsama, Papa Jack. Since January. Gano'ng katagal lang ha? Teka lang, busit may, may nag-comment sa akin sa Twitter. Yung pisngi mo, Papa Jack, sa nakulo to. Ah, kasi may bicep. Yung pisngi ko naman, busit to. Asan ba yung tubo ko, tubuin ko to? Eh, inis na ako, makakapag-diet na bukang. Hindi, kakain mo na kami ng french fries. Ate, gaano katagal na silang hiwalay bago naging kayo? Month? Ha? Month po. Ah, saglit lang pala. Umalis. Noong time na yan, ate, ibig sabihin yung babae umaasap ang babalikan sila. Eh, dumating ka sa buhay niya. Oh. Eh, nga nga. Tapos po, January, Papa Jack, nagsama na kami ni Guy. Ate, lakasan mo. Huwag kang bumulong. Baka bigyan ka ng maliit na libro. Akala orasyon na ito. Ang bilang itim, ate, tsaka konting bigas pansaboy. Dali na. Huwag mo nang bayang ulitin ko pa kasi naiinit na ako. Ito po. Noong January, Papa Jack, January po, nagsama na kami sa kanila. May bahay kasi sila, Papa Jack, sa Novaliches. So, doon kami nag-umpisa. Doon ako nakahanap ng trabaho. Doon na rin kasi siya na-assign part-time. Lumipas yung ilang buwan, Papa Jack. Nagsabi na siya sa akin na bago pa kami magsama, sinabi niya na sa akin na may anak ako na gusto kong suportahan. Sabi niya ganun. Sa akin, Papa Jack, walang problema. Kung susuportahan niya yung mga anak niya yun eh. Okay. Hanga pa nga ako sa kanya kasi tatay siya na kahit dumating ako sa buhay niya, hindi niya tatalikuran yung mga anak niya. Okay. Ang problema kasi, Papa Jack, tinago nung babae yung bata. Saan? Sa loob ng Kiowa? Saan? Saan tinago yung mga bata? Ayun na nga po, Papa Jack. Hindi namin malaman kung nasan yung mga anak niya. Okay. Well, I'm sorry, but I know that you are concerned, diba? Opo. But that's none of your business to begin with, ha? Opo, para malinaw tayo dito. Wala naman akong pakialam doon, sir. Kaso ang punto, yung babae. Okay. Yung babae, lahat ng kamag-anak nung lalaki ginugulo niya. Since pati yung relasyon namin naaapektuhan. Bakit, Papa Jack? Nasa trabaho ako, may magte-text o yung asawa mo may inuwing babae dito, hindi namin malaman kung sino. Asa trabaho ko noon, Papa Jack. Nagulantang ako. Sino? So, tinext ko ngayon yung guy. Kalibin mo? Sabi ko sa kanya, Han, may gusto ka bang ikwento sa akin? Ayan. Baka pwede nating pag-usapan habang nasa trabaho ako. Bago ako umuwi, gusto ko maalis na yung inis ko, yung galit ko, kaysa mag-away tayo. Oh, at least ibang pagod ang gawin niya sa bahay, gano'n. Oo naman si Ateng, ganda yan, oh, pak! Gano'n, hindi siya umaamin, Papa Jack. Never siyang umaamin, hindi siya umaamin na dinala niya sa bahay yung girl. Hindi siya umaamin. Doon ako naiinis. Yung tipong... And tanong, ate, talaga bang dinala niya yung babae doon o hindi? Totoo, sir. Okay. Totoo po. Maraming nag-ano sa akin na, galing dito yung ayan nga daw, yung... Kanina naman bahay yun, ate? Bali yung bahay na tinitira namin yun, inuupahan namin, bumukod na kami, wala na kami sa puder ng pamilya niya. Wala na ako sa puder. Kumbaga, matagal naman ako. Hindi yung bahay na pinagdalhan yun, nagpunta yung babae. Kaninang bahay yun? Sa amin talaga. Yung binagbukuran nyo. Bakit doon nagpunta yung babae doon? Kukunin nga daw po yung birth certificate ng mga bata. Baka naman takot lang siya magsabi sa'yo at yun lang ang pake talaga. Tapos, sabi ko naman kasi, sabi hindi ko kinakausap kasi sir yung babae. Wala akong planong makatag-usap dun sa babae, sa totoo lang. Ang concern ko lang is yung para sa mga bata. Although may anak din ako sa una. Naiintindihan ko yung asawa ko. Always ko siyang iniintindihan. Actually, mukhang hindi.
Yun ang palagay ko talaga. Yun, no? Joke mo yan, no? Tapos? Nanggigigil ako. Mm-hmm. Nanggigigil lang ako, Papa Lang. Anong-ano? Ano nung babae kasi? Hindi niya maipakita yung mga bata. Mm. Malaman naman ko, pumunta sa bahay, kukunin lang yung birth certificate. Mm. Tapos sabi pa nung nag-text sa akin, ang unang pumupunta kasi doon, ang una kasi pumupunta doon, Papa Jack, yung ano, yung anak niya na panganay sa ibang lalaki. Mm. Pumupunta-punta, tinatanong, kinukuha yung birth certificate daw ng mga bata, ganun-ganun-ganyan. Sabi ko, ano ba yan si ano? Mm. Ano ba yan? Hindi ba yan makapunta ng NSO para makakuha ng birth certificate ng mga anak mo? Bakit nang gugulo? Sabi kong ganun. Sabi niya, Abi, wait lang ha, kasi hindi naman talang gugulo eh. Gusto lang mo kunin birth certificate, bakit nang panggugulo ang tingin mo? Ano kasi, Papa Jack, eh, parang napaka-komplikado kasi. Mm. May case na nangyari na maghihiwalay sila, magbabalikan, maghihiwalay. Si babae magkakaroon ng ibang karelasyon. Okay, pag-usapan natin yung ngayon. Wag yung dati. Wala ka naman pakialam dun eh. Oo nga po, Papa Jack. Pero naiinis ako kasi... Pag-usapan natin yung ngayon, yung nangyayari ngayon. Mm-hmm. Oo. Ano ba ang issue mo ngayon? Ayun yung iniyak ko, Papa Jack. Gumagawa si girl. Hmm. Gumagawa si babae ng way para balikan sila. Ano nga, ano yung halimbawa, ano yung ginagawa? Nagme-message through Facebook. Okay. Ano sabi niya? Hindi ko alam. Ang akala kasi ni Guy, hindi ko alam yung password niya sa Facebook. Okay. Ano yung sinasabi, so, anong sinasabi ng girl? Si girl, nagchat-chat. Kawawa naman yung mga anak mo, ganun-ganun-ganyan. O, teka lang ate. Ganito, ano? Unang-una sa lahat, alright? Provilin? Yes po. Pwede bang ano, medyo kumalma ka? Ganito ha? Opo. Hindi ko maintindihan kung tanga ka lang o gago ka o bobo ka. Na hindi mo maintindihan yung damdamin ng iniwan. Opo. Ikaw man, ilagay mo yung katayuan mo sa babae at mahal mo itong lalaki, may anak kayo, di ba gagawa ka ng paraan para bumalik sa'yo? Sa paningin, shut up. Opo. Sa paningin ng babae ate, you will always be the person na nang-agaw ng asawa sa kanya. Hindi maiiba yan. Diba? Diba? Kasi gumagawa ng effort yung girl para magbalikan sila and you are there blocking the efforts. I am not saying na wala kang karapatan. Of course, meron. Diba? But for you to take it against the girl, it's stupid. Diba? Pupunta yung panganay na anak para kumuha ng birth certificate kung pwede naman palang kunin sa kinakasama mo. Bakit mo pumunta yung sa NSO? Ba't di ka makisama? Papa Jack, ganito po kasi yung nangyari. Sila po yung nang-iwan. Bali, yung anak, yung babae kasi, Papa Jack, may limang anak siya. Ate, ganito, pero ano? Sino pa ang nang-iwan, ate? Right? They were together. They were together. Sino pa ang nang-iwan? Yung kung sakaling nang-iwan yung babae, ate, di ba? And then she realized, oh my God, I was wrong. Di ba? I was wrong. I'm doing efforts. Hindi yung babae ate, kasi may anak sila eh. Iba, it's a different case pag may anak. Eh kung wala silang anak, hindi magaling, mahusay, maayon. Opo, eh tinatanong ko naman po si Guy. Diba? Sabi ko look, ganito ano, alright, ganito ano. Alright, Roveline? Yes po. To be honest with you, your concern should stop, diba, doon sa kinakasama mo. Uh-huh. Whatever that comes along with it ate, you shut the hell up. Diba yung tungkol sa how he deals with his ex, how he deals with his, ano, yung kanyang mga anak doon, kaya amo na sa kanya yun. Tsaka huwag kang pakialam meron ng Facebook. Eh ayun na nga, Papa Jack, eh okay lang sana kung may sarili siyang perang pantustos doon. Eh sa akin din ang gagaling. Ano mo bigyan? Diba kasi ang dating nito, binibigyan mo, and then you give yourself, ano, the right na makialam. Hmm. Diba? Alam mo ba, if you look at the entire picture, pasensya ka na, Roveline, ha? Yes. If you look at the entire picture, ate, yung mga bata na kawawa. Eh, ayun yung ano nung nanay, eh. Kumbaga, hindi ko maintindihan dun sa nanay. Wala, hindi mo kailangan intindihin, hindi ka kasali dun. Ayaw. Hindi mo kailangan intindihin, hindi ka kasali dun. Yes, sir. Alam ko naman. Wala, huwag na mag-usapan. Umuwi sa'yo lalaki araw-araw, o hindi? Pa. Umuwi sa'yo, hindi? Nasa akin, sir. O pala eh. Sa akin po. Doon muna. Doon ka muna. Kasi ate, ilang buwan silang hiwalay? 2-3 months?
And then you came into the picture. Natural ate, meron pang aftershock yung relasyon nila. Eh, inaano ko naman po si Guy. Sabi ko sa kanya, ano, ganito na lang, sabi ko ganun. Total, may bahay naman kayo. Ano kaya kung kunin mo ulit yung mga anak mo? Ate, kasama yung mga anak na iwanan mo ko. Sabi ko ganun. That is not your decision to make. Ayun na lang yung papadok ang naisip ko kasi. Hindi, nahihirapan na. Huwag mo nang pakialaman yung part na yan. That is not a decision that ikaw ang makakagawa. Kung masaklawan yan. Ate, ganito, ano? Right. Huwag kang magreklamo. Opo. If the relationship that you have right now is complicated. Alam mo kung bakit? Gusto ko eh. Kasi complicated talaga siya. Nag-umpisa pa lang. May mga bagay na kailangan maging magulo, magtyaga ka hanggang maging maayos. If you have the patience and the right amount of love. May mga bagay na kailangan mong tyagain. Kasi sabi ko doon sa guy, total may trabaho naman ako. Stable naman yung trabaho ko. Hindi kung ganun. Kunin mo ulit yung pamilya mo. Sabi ko, yung babae yung nauna, sabi ko, may anak ka ron. Akin wala kang pinangahawakan. Wala kang anak sa akin. Hindi maganda yan. Sabi kong ganun. Robilin! Robilin! Huwag kang madrama. You're being melodramatic. Alam ko namang ayaw mo siyang mawala sa iyo. Now, ate, ang panghawakan mo muna ay yung naandyan siya sa iyo. Remember, it is not easy for him, ate, na mag-negotiate at iwanan din yung mga anak niya. I'm sure mahirap din sa kanya yan. Di ba? Opo. And for you to get in the picture, you are making things complicated. Magulo talaga ito. Ako, kaya ganito ang payo ko sa kasi nire-respeto ko that you love each other. That's the reason, ate, why you compromise, di ba? So much about yung kanyang past, yung past mo, di ba? Yung mga exes ninyo. There was so much compromise here. Tama? Opo. There's so much compromise here. And the reason kung bakit okay sa inyo to, because you love each other. And period yun, ate. Now, ate, dahil pinasok mo itong obligado, huwag mo saklawan yung mga bagay na kasama sa kanya muna kasi siya ang pwede mag-desisyon noon. Do not tell him to go back to his ex kung ayaw niya at maliwanag naman sa puso mo na gusto mo siyang kasama. Huwag ka rin plastic. Andyan na yan, pinasok mo na yan, parang tanga eh. Pakaldagang kita dyan eh. Pinasok mo na yan, naguluhan ka na. Ngayon, dadrama ka kung gusto mo doon. Grabe, hirapan ako. Grabe na talaga ito. Hindi mo na kaya. So, nagpunta rito yung ex mo para kumuha ng birth certificate. Wala namang ano doon, Papa Jack. Ano na? Wala naman ako doon. Ano, ang problema sa akin kasi dinadala niya sa bahay ko. Which is ayoko kasi bahay ko. Alam mo, ganito ano. Okay, then, okay. Yan, sa part na yan natin, naintindihan kita. Yan to, ano? Robilin? Yes po. Ito. I wish that one day, ikaw at yung ex niya maging magkasundo. Malab. So, yan. Kasamaan ugali yan. Ito, makinig ka, ha? Po. Yung anak ng kinakasama mo nga natin, forever ng part ng buhay niya. Tama, mali? Tama naman. Forever yan, ha? Forever ng part ng buhay niya. Now, okay, listen very carefully, okay? Opo. Pag nagpunta yan sa iyo, ate, dumalo sa tatay nila, nandiyan ka, ikaw ay second mom, whether we like it or not. Tama, mali? Tama. Okay. Gusto ba natin na yung nanay talaga nila masama ang tingin sa second mom ng anak nila? Eh, para sa kaya magulang sa paningin ng bata. You are going to play the same role. Tandaan mo yan. Nag-gets mo? Opo. So, wag mong isara yung pintuan mo na malabong mangyari. Time heals all wounds, mga kaibigan. Lahat ng sugat, kay physical yan, or emotional, there will come a time, gagaling yan. Nope. So, wag kang magsara ng pintuan. Kasama, alika, i-chokes lang nga, alika nga rito. Pero alam ko, masama lang, hindi ugali, masama lang loob mo ngayon, ha? Sobra. Takot ka mawala siya. Kaya huwag ka drumama na okay lang bumalik ka. Kasi nasabihan niya ako kasi, Papa Jack. Nasabihan niya ako na ayokong mawala ka. Habi niyang ganun.
Kasi ang banding naming mag-asawa, Papa Jack, pag may kwento. Inom. Punta kami beer house. Sabi ko na eh. Iinom kami. Alam mo, natutuwa ako sa mag-asawang ganyan. Yung nagiinuman. Kasi ibig sabihin, di ba, barkada talaga kayo. Mm-hmm. Kaya pag nasa paddles point ako, pag nakita ko na mag-asawa nagiinuman, nagde-date, yung matagal, 10 taon na mag-asawa, nagde-date pa rin, ang sarap tignan. Gusto ko sila papakin minsan, ang sarap. Halika kayo, finger foods ko kayo. Ayun yung bonding naming dalawa. Okay. Parehas naming rest day, lalo na pag natapat na Sunday. Pupunta kaming beer house. Siguro makakatatlong bakit kaming dalawa. Hindi mo walwala, no? Tatlong bakit? Opo. Ilan ba isang bakit? Lima? Lima. Lima, di ba? Limang estalyon. 15? May pusan gala. Mag-aarap mo nakainuman mamaya. Kaya limang ka, bakit pala? Pwede ba kayo mga brand? Wag na. Mamang Diyos lang ang uuwihan ito si Richard eh. Pero naminom ka, di ba? Puti ka pa. Si Richard, magkakamatay na, mango juice pa rin iinom niya. Ay, ganyan natin. Si Richard, yung dati kong ano, production system dito, ganyan yan. Bawa, kainuman mo, tapos hold upin kami. Sabihin ng hold upper, Richard! Babangasan ka mukha ni Papa Jack, bakit hindi ka uminom ng ano, alak? Sabihin ni Richard, bangasan mo na po, hindi ako iinom. Ganyan yan. Mango juice lang, magkawalwala na dito, mango juice lang. Ganyan yan, ah. Anyways, ate, right now, ate, pinagdadaanan mo yung natural na pagdadaanan ng isang relasyon na nag-umpisa sa parang nag-umpisa kayo. Komplikado, ate, magulo talaga. Opo. So, tiyagain mo ito. You love each other, keep it that way. Opo. May papakiusap ako sa'yo. Ano po? Be compassionate dun sa ex niya. Intindihin mo, ate, she's hurting. Opo. Masakit. Ate, ikaw, sa kwento ito, ikaw na yung winner, bakla ka ng taon. Ikaw na yung panalo. Nasa iyo na yung lalaki. Opo. Diba? Ang pwede mo na ibalado dun sa ex niya ate na nagsisisi sa nagawa niya ay maging compassionate. Opo. Huwag ka nang parang tanga pa dyan na... Naiintindihan mo ako? Naiintindihan ko naman po. Halika, ihag mo na ako. O, kung nakaanta ba yung ano, yung nakasama mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong pangalan? Lakasan mo, ayaw ka nang putulin. Buong pangalan? First name lang. Lakasan mo, hindi ka talaga sa phone. John John. Lakasan mo. John John po. Yun, honey, ayun, since naka-duty ako, sabi ko naman sa'yo na hindi ako makaka-uwi ngayon. Pasensya na kung medyo nagiging makasarili ako. Hindi medyo, totally, nagiging makasarili ako. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Dahil ikaw lang yung tao tumanggap sa nakaraan ko. Nare-respeto ko ng buong pagkatao. Although alam mo na may anak ako, kaya mong maging father figure para sa mga anak ko. Palagay mo sinasabi sa akin na hindi mo kailangan ano sa kanila na ako yung daddy nila. Oo, tatayo akong bila tatay nila. Pero lalaki at lalaki sila na alam nila ako sino yung tatay nila. Mahal na mahal kita, honey. Alam mo yan. Itis ako. Nga ba ng pasensya ko para sa'yo? Sana ganun ka rin. Alam ko, napakabait mong tao. Sobra. Kahit na 25 years kong agwat nating dalawa. Wala. Yan ang ano, age gap. Parang age doesn't matter nga. No, age will always matter. Ayun, habaan mo. Pasensya mo sa akin. Pasensya na ako, medyo childish minsan. Napaka-immature ko. Dahil sarili ko lang iniisip ko, kinakalimutan ko kung ano yung nararamdaman mo, pero mahal na mahal. Ay, inikinig ako, naiihito na yun. Okay, ihinga muna. Ayun, yung mga bagay na hindi ko naranasan sa una, sa tatay ng mga anak ko, ay gano'n nagparanas sa akin. Pag-aalala, malate lang ng uwi, asang ka na, honey, almusal na, pagod na pagod ka galing sa trabaho mo.
na masabi pa pala. Napakabait niya. Sobra. Kaya ayoko siyang mawala. Eh, pala naman eh. Hindi, drama-drama mo. Punta ka muna dun sa mga KMA-Club. Diba? Mga kaibigan, eto, maalala. Do not try to come up with stupid decisions when you're hurting and when you're mad. Eto yung mga decision that most likely, when you are fine and normal ka na ulit, you will regret making decisions. Okay? Sige na. O, dun sa ex niya. Gusto ko marinig, mensahe. Ayun. Lakasan mo. Tanggitin ko pa nga. Wag na. Wag na. Okay. Ayun. So, by next time, hindi ako nakikialam kung ano yun. Oh, wait. Stop. That's not a good message. Yan na naman tayo. I-choks lang na kita para antang. Wag kang atribida gaano. Tandaan mo, sa paningin, shut up! Sa paningin nun, ikaw at ikaw pa rin yung babaeng ng agaw ng tatay ng mga anak niya, period. And it will take a very, wag mong tawanan, it will take a very long time bago matanggal sa utak niya yan. Kahit na may iba na siyang asawa ngayon. Diba? At pakikialaman pa niya yan. May tubo ka talaga. Diba? Gusto ko marinig, umpisaan mo to, sana dumating yung time maging magkaibigan tayo, kung di man, wag maging magkaaway. Dumumpisan, okay? Ayan. Sana dumating yung time na di man tayo maging friend. Nakasan mo, uy! Hindi man tayo maging friend, siguro maging okay lang tayo. Kumbaga, ayoko ng gulo. Alam ni John yun. So, always niya naman sinasabi sa akin na hindi darating sa point na magkakagulo. Dahil ayoko talaga. Pero try ko. Pero subukan nating parehas na maging maayos sa mata ng mga anak niyo. Dahil wala rin namang ibang makakagawa ng solusyon ng problema. Tayo-tayo lang din. Wala namang alam yung mga bata tungkol sa issue. Pero sana huwag mong sulit alam ng mga bata. Kasi parehas kami ng hirapan. Lalo na si Jolie. Ayun. Kailan po papasa? Salamat sa pagtawag, ate. Thank you, Papa. Huwag ka nang ano, ha? Huwag ka nang alam mata. Bakit hindi mo, ate? Tandaan, chain na wala. Di ka nagkaroon. Doon na lang sa spetong yan. Apo. Alright? Apo. Sige na, salamat sa pagtawag. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat.